Hello guys! So ngayong video, update tayo sa ating ibunan. Bali, may bago kaming bili. So di ba yung ano, nabenta na namin yung mga perso namin. So yung perso pala namin dito ay paubos na. Bali, dalawa na lang sila dito. Puro kak na to nandito. Ito ay kak, sobrang sikip nito. Ito ay kak din. Hindi man siya ganun ka... kasunog yung ulo, pero perso din yan, na nahaluan lang ng fissure. So, kak yan, mature na to. Ito, mature na yan. Tapos ito, bata pa to na kak to. Bali, hindi ko na siya ilalabas na ungender. Kak siya kasi nung kinapa ko siya, sobrang sikip pala. Hindi siya ungender. Sure siyang kak. So, kung gusto nyo nito, sobrang mura lang nito. Kak yan. Kak din to. Ito, mas mura to kaysa dito. So, itong fissure, kailangan natin yan. Ewing yan. Ayan. Ewing siya. So, paparesan natin yan sa susunod kapag may pang bili ulit tayo. So, ayun nga, no. Yung ibulan pala natin dito, binago ko para mas maluwag yung pwesto natin dito para makapagdagdag pa tayo ng stand. Ayan, pinasok ko na lahat ng mga nest box. So, ganito ang gusto kong setup ngayon para mas maluwag. Mas maluwag siya. Okay lang na hindi maluwag yung nasa loob. Ayan, tignan nyo naman, pag ganyan lang ang pwestuhan nila. Breeder lang naman sila na dinadiet din natin. Isang beses lang naman natin silang binibigyan sa isang araw ng mga pagkain. So, okay lang yun na ganyan kasikip yung kanilang cage. Kasi breeder sila, na dinadiet din natin sila, na okay lang to. Bali, di ba yung dating pwestuhan natin dito, yung nest box na dito sa labas? So, binago ko na, ginawa ko ng ganito. So, yung ibang setup kasi, ganito. Ito, aircon type to, hindi mo pwedeng baguhin yung itsura nito na ganitong gagawin nyo. So, yung mga ganitong aircon type, mas okay na yung ganyan na pwesto magkabilaan. Pero dito ang ginawa ko, isa dito. Para kapag tulad nito, kapag nakatambay yung ibon natin dito, ano ba? So kapag nakatambay yung ibon natin dyan sa perch, tapos biglang tumalon tulad nito, kunwari, isa, nakapwesto doon pa sa may bandang harap ng perch nito, kapag may ibon dito, tutukain, o di ba? Para baka magkasugat pa yung alaga natin. Ito, masyado. Ayun. So, ito, hindi ko na mababago to. Pag nilagyan ko namang isa pang pares dito, ganun ang mangyayari. Baka magtukaan sila ng paa, di ba? Pwede pang magka-chance na magkaroon ng sugatan sa mga paahan nila. So, ayun. Tapos, kaya ganito ang ginawa ko. Ayan, oh, di ba? Kapag dyan sila nakapwesto, hindi nila makikita yung harap. So, ganyan sila. Ayan. So, lahat, ganyan ginawa ko. Ayan. 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 So, ayun na, no? Wala na tayong perso dito. Nilabas ko na yung perso ko na pinambili na natin ng mga high-mute na fissure. Kasi, di ba, may issue tayo na hinahanapan tayo ng high mutation. Kaya, ito, bumili na ako ng mga high mutation. Ayan, no? Lagasan na ng pera kahit di pa sila nag-iitlugan. O, bili lang ng bili. Basta... magkaroon lang tayo ng magagandang breeder dito kasi kapag bili tayo ng bili tapos hindi pa sila nag-iitlog, may mga chance dyan na magsisimula na mag-breed, hindi nyo na sila iisipin na hindi na kayo maiinip sa mga breeder nyo, diba? Kapag marami kayong breeder, kapag nag-itlog na yung isa, hayaan mo na siya, dun ka na sa iba, ayun na sila nahihintayin mo. Ganun lang yung dapat na mindset natin, huwag tayong maiinip. Okay, so yung bago pala nating alaga dito, dahan-dahan lang tayo para makita. So ito, ayan, bago lang din to. Ito ay isang mauve opa hen, tapos isang, itong green ay ewing split sa opa. Bali, opa hen split opa para magkaroon ng visual na mga opa. So ayun, tapos dito sa baba, ito naman, bago rin to. Ito ay isang, dahan-dahan lang para makita natin. Ayan, itong nasa unahan ay isang green ewing opa, tapos
post-pail. Post-pail follow, kakto. Lalaki to. Tapos yung nasa tabi niya, ayan ay isang DF o tinatawag nating double factor. Tapos Ewing, tapos OPA, tapos post-pail din. Bali, itong pair na to ay post-pail. Kung magkaroon sila ng anak, may chance. Chance lang na dapat hindi na, di natin muna asahan na maglalabas ng visual na pail follow. Pero kung mag-itlog sila, magkaroon ng inakay, mabuhay mga inakay, tapos puro post-pail, na, tapos nagkaroon ng visual, edi swerte. O, diba? Swerte tayo. So, mas mura kasi ang mga post-pail lang kaysa sa mga split pail follow. Kung ang post-pail kasi, wala yan yung chance na hinahangad natin na maglalabas ng pula mata. So, ayun. Mas mura kasi ang mga post-pail. So, ito, naaalala ko. Ito, naaalala ko na yung presyo nito. Bali, ito ay isang Mauve Pied post-pail follow. Tapos, yung partner niya ay green post-pail follow. So, nabili ko lang pala sila ng 1,200 kasi post lang sila. Hindi pa natin alam kung may karga ba silang post-pail. Bali, ayun. Kung may karga sila na maglabas ng pula mata, tapos sa halagang 1-2, swerte na tayo doon. Diba? So, hindi naman natin, hindi naman sa boy karga, yung tinatawag natin boy karga, kasi yung presyo niya ay 1-2. So, mura pa siya. Kasi diba may mga boy karga na tinatawag na tapos sobrang mahal ibenta yung ibon. Tapos karga lang pala, boy karga lang. So, ayun. Ito ay nabili natin na 1,200. Parehas silang post-pail. Sa tay-tay natin to nabili sa kaibigan ko doon sa trabaho. So, ayun. Naalala ko na yung presyo niya. So, ayan. 1,200. Tapos, ayun. Ayun pa lang yung mga bago natin dito. Bali, meron tayong isa. Hindi, sila mahang kasi hindi high mute. So, ang mga high mute natin dito na breeder ay isa, back-to-back, OPA, green OPA. Ito ay far blue. Hindi natin sila i-consider na high mute. Tapos ito ay post-pail. Pwede natin siyang i-consider na high mute muna. Kapag hindi sila naglabas ng mga inakay na pail, hindi natin sila tatawagin na high mute. Tapos, ito. Ah, wala yan. Hindi high mute yan. Ito. Ito ay high mute kasi parehas silang OPA, parehas silang Ewing, parehas silang post-pail. So, ito ay high mute. Tapos, ito naman sa kabila, isa siyang Ewing, tapos yung isa ay split OPA. So, ito, pwede natin matawag na high mute yan. Tapos, ito. OPA, then split OPA, high mute, isa, dalawa. Ay, ilan na ba? 1, 2, 3, 4. Oh, apat lang pala high mute natin dito. 1, 2, 3, 4. Apat pa lang pala. Oh, ayun. Apat pa lang. Madadagdagan pa yan. Konting ipon pa. So, ayan. Kaya nilagay ko rin pala yung nest box sa loob para yung isa dito, isa pang ganyan. Tapos yung isa natin dito, isa pang ganyan. Tapos, isa pang ganyan. O, diba? Andaan ko na lang dito. Dahan-dahan lang pa ganun. So, ayun lang ating setup dito sa ating ibunan. Ayan. Ang ganda. Malinis. Ayan na. So, kayo, kung may mga... kung gusto nyo mag-ipon para sa mga high mutation, syempre, maghanda kayo ng malaking halaga. Hindi yan yung mga budget meal na hinahangad natin. Basta mag-ipon kayo ng 5,000. Ayun na ang pinaka-minimum na iiponin nyo para sa mga high mutation na mga fisher. Okay? So, hindi naman mahirap mag-ipon ng ganong kalaki kung may trabaho kayo, kung wala kayong mga utang, kung sinasa puso nyo yung pag-iipon ng pambili ng high mutation. So, tapos kung gusto nyo talaga magkaroon. So,
okay nang mahal yung ibon basta totoo yung mutation. Okay? So, ayun ang aking iniisip palagi kapag bibili ako ng ibon. Okay nang mahal. Basta maganda yung ibon na pwedeng maglabas ng magandang inakay. So, ayun. Ayun ang aking motto. Motto ba yun tawag doon? O paniniwala? Basta, kung gusto nyo mag-ipon ng pera, pambili ng mga high mutation, kayo na bahala dyan. Mas okay kung mas mahal para mas maganda yung ibon. Okay, so ayun. Mag-shoutouts na tayo. So, shoutouts tayo. Shoutout kay Paul Elison Garcia, kay Brian Cruz, kay Kimuel Maranata, kay Hans Tejada, kay Jonald Cruz, kay Dennis Balabas, kay Steven John C. Quiason, kay Bentong Cuyos, kay Dexter Fernando. Shoutout din kay Michael Caranto, kay Ronald Nones, kay Joshua Wedge, kay June Pantoja. Shoutout din kay Bunho Santana Santana. So, shoutout din kay Angel Marvie Salonga, kay Josh. Shoutout din kay Joseph Villegas, kay Erich Mini Avery, kay Luis Marshall Deña. Shoutout din kay The Animal Lover Asher, kay Mariem Buenaventura, kay Ron Macalia, kay Lando Padua. Shoutout din kay Marvin Makatulad, kay Winston Jameson Abutal. Shoutout din kay Hans Tejada, kay Ross Andre Bigcas. Shoutout din kay Ness Joya, kay Mark Daniel, kay Florence Aquino, kay Sandy Pineda, kay Jazz Bree Peco. Shoutout din kay Ray Docena, kay shoutout din kay Kevin Jan Agravante, kay Yekhore at kay Vipinosa Arce. So kung gusto niyo magpa-shoutout, ayun na. Mag-comment lang kayo at isi-shoutout namin kayo sa aming mga video. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan through comment or video. So salamat sa mga sumusuporto sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.